Hey guys, this is Ruti Competente. I'm doing the coconut grind. So, you amazed? How can I do this? See and watch. Dati nung kabataan ko, pag inuutosan ako ng mama ko magkayod ng gulo, tumatakas ako kasi ito yung pinakaayaw ko. Pero nung dumating ako dito sa Hong Kong, yung pala, lagi ko din siyang gagawin. So, ito na yun. Tingnan nyo yung kudkura niya. This is made from metal. Yung ngayon, yung electric na kinagrind na ngayon. Meron din naman noon, kaso yung amo ko, gusto niya yung ako talaga mismo magkukudkura. So, eto na yun, guys. Nahirapan niya ako. Hindi siya masyadong matata. So, medyo matagal-tagal. Mga 5-10 minutes din. Pero pag matalas yung ano, siguro mga 3 minutes tapos na. Kaya yung bubble. Tataka kayo. Gagrind ako ng coconut. Ano to, yung kutura namin is flat. Pero ito yung dalawa. Mababa lang yung stand niya. So, pag wala akong gamit na upuan, nakaano ako, pinapati, naapakan ko lang siya, masyadong mahirap. Nakakangalay. Mas naisip ko, nakita ko kasi yung upuan ng alaga ko, naisip ko. Try ko nga. So, yun ang ginawa ko. Ano yung ko, kakabayo ako kasi nahirapan ako. Nahirapan ako. Ganito talaga dapat. Para mabilis. No. Basta makayot mo siya na makayot. So, ganyan. Makayot natin siya. Okay. Kasi sa ano, bibili ka sa palengke. Hindi ko alam kung magkano. Pero dito, yung isang ganito is $10. Isang buong nyo. Pinili ko kahapon. $10 siya. Ang mahal mo. Eh, sa Pilipinas kaya, magkano na yung nyo? Ayan. Kita niyo ba, guys? Ito na yung coconut palm. Coconut palm ba? Tama ba? Coconut grape. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Tama. Mapurul yung kutkuran. Meron pa dito isa, yung maliit lang yung nyo. Maliliit lang. Ano ba ito? Tumitilapon. Sinilagyan ko ng diaryo para hindi siya matapon. Ayun. Buti na lang maganda yung nyo kasi minsan pag pangit yung nyo natatanggal sa bago. So, ibig sabihin, hindi pa rin ako kumukupas sa pagpili ng yun. Marunong ba rin? Yung family ko sa Philippines, meron silang 10 hectares of coconut farm. 10 hectare yun. Tapos, nung mamatay yung lola at lolo ko,
hinati-hati na sa magkakapatid. Yun yung hanap buhay ng mga tito sa province. So, ginagawa namin tuwing summer or after vacation, pumupunta kami doon. So, kaya alam ko kung paano mag- kasi isa rin to sa ikinabubuhay namin sa Pilipinas. Bukod sa inyo, meron din kaming palayan. Meron din pala, malapit din pala kami sa dagat. Yung father ko kasi, mangingisda sila. Marunong sila. Ako, taga-kain lang. Tuwing umuwi ako, request lang isda, sariwang isda, sariwang kuset, yun yung mga namimiss ko sa probinsya. Pag nagkaganito ako, naaalala ko, para lang din ako nasa province. Di ba? So, eto na. Tama na yan kasi ano, yung, ayoko kasi nasasama yung kulay brown, yung baon na. Ayan guys, one down, so I have, still have one more. Tara! Let's do it again! Nakakapagod pero magandang exercise. Pag na, pag di ako pagtatawa na na. Ay, grabe. Naka 7 minutes na ako, hindi ko patapos yung isa. Hindi nila to ginagata ah. Kapag may mga niluluto silang vegetable, ito sinasahod na lang nila to. Pag fry ng vegetable, kasama ay sinasahod. Masarap siya. Lalo na pag yung lady's finger, yung okra. Favorito ko yun eh. Yun. Kasi yung mga amo ng mga India. Watching guys, it's so hard and I'm so tired and I'm so sweating. So goodbye and thank you for watching. This is Ruti Competente from Ruti Pai Kitchen. Bye.